magandang araw ng Biyernes! Yes! Yeah! Thank God, it's Friday! At syempre dahil Friday ngayon, o, diba? Hoy, hindi ka magpapatwitis! Walang fiesta! Yan! At syempre sa lahat pa rin po na nakatutok ang kanilang mga radyo, kayo patuloy pa rin pong nakikinig sa number 106.7 Energy FM! Bangga! Huwag sabihin radyo! Sabihin mo! Energy! Naka-energy na bang lahat? Dapat! Diba? Dapat! Correct! Ayan, nakakaloka to dahil 7 al Biyernes ngayon, isang umatigabong chika na naman ang aming bit-bit. Sa baklitas. Eto na pagchikahan natin. Nako, eto. Grabe. Ano, mare. Hindi pa rin talaga matapos-tapos sa mga puot pagdating sa mga exes, sa mga hiwalayan, sa mga ganito. Dahil sagap ng ating chismosang kapitbahay na itong si Gerald Anderson at Bea Alonso ay nag-iwasan sa Thailand. Ay, bakit? Nagpa-sex change si Gerald? Hindi. Si Bea. Nagpakalalaki si Bea. Dahil hindi siya makamove on kay Gerald, lalaki na nga lang ako. Nag-iba na lang das. Hindi nila i-invite si Jake Cyrus. At did dead mind si Manay Loli. Tama. Ay, nako. Hindi, eto na nga. Actually, ang chika nito, Marsa, na unang dumating si Gerald Anderson at si Julia Barreto sa Thailand. Diba? Kasi may inattendan silang kasal doon. Kumaga, ang mga netizen na lang ang nagtugma-tugma at siguro ang mga netizen din na nagbigay alam or paalam kay Bea. Kasi si Bea, nag-shoot din sila. Kasama naman niya si Dominic Roque. So, ang ibig sabihin, Mare, nasa Thailand sila pero wala silang common na pinuntahang lugar. Wala. Kumaga, parang nasa Thailand na yung dalawa, si Gerald Julia. Nasa aeroplano pa lang si Bea at Dominic papunta rin Thailand. Hindi naman pala nagkita at nagkasalubong. Kaya nga, kumbaga parang malamang hindi na lang talaga nagsalubong. Dahil nag-iwasan na talaga totally. Dahil syempre, may mga nagpaalam na ay nandoon yung dalawa. Syempre, iiwas na galon. At nasa aeroplano, paano makakasalubong? Hindi, ang mga netizen na nagpadanda ng ano, ay nasa pupunta kan pa lang Thailand. Andun din sila Bea. Ay, nandun din sila Julia at saka si Gerald, yung ginosting ka, tapos yung hindi siya magpapatay yung, ng mga ano, yung ginosting ka, tapos biglang umeksena si Julia Barreto nung kayo pa. Ganun. Nako, good luck na lang. Tapos, yun na nga, eto na Mars. Parang ngayon, nakikita doon ng mga netizen na parang, medyo parang meron pa rin galit sa puso si Bea kasi parang hindi pa daw niya kayang harapin, hindi pa rin niya kayang makipagtrabaho, lalo pat may kinalaman kay Gerald Anderson. Kung sa bagay, diba? Mara, hindi mo rin naman masisisi yung tao kasi bakit? Masakit yung kanyang pinagdaanan doon. O yun nga, kasi kumaga mas gugustuhin pa niya yung ibang mga ex niya, like katulad si Zanjo Marudo, okay lang makipagtrabaho kasi nga nagkaroon sila ng parang formal closure although tinapos nila, nakikichismis, diba? Lalaki yung mata. Yan. Tapos, kumbaga parang nagkaroon sila ng formal closure ni Zanjo. Not like itong si Gerald daw kasi. Parang, parang out of nowhere. Pero may depensa si Gerald dyan. Alam mo yun, sa sobrang pagkasi parang nafe-feel na niya na hindi sila akmat, napaka-toxic na nilang kumaga ng relasyon. May relasyon ba sila? Eh, di ba ginosting nga niya? Hindi. Nagkaroon naman sila ng mutual understanding. Di ba? Kung tawagin ng iba ay malanding ugnayan. Hindi sila nagkaroon ng landihang mainit ugnayan. Tapos yun. Kumbaga parang na-feel ni Gerald, the reason why hindi pala niya tinuloy is parang na-toxica na siya kaagad. Kay Bea? Kumbaga parang oo, siguro. Kasi sinabi naman niya, kumbaga parang na-feel na niya kaagad na hindi sila nagmamatch. Kaya parang meron daw isang dinner na kalagitnaan ng dinner nila, winockoutan na niya. Yun yung depensa niya. Nag-walkout si Gerald. Kay Bea? Oo. Kumbaga, winockoutan na niya. Yun yung explanation niya doon sa ghosting na sinasabi daw ni Bea. Eh, wala naman ng ghosting, Mare, na nagpapakaano, biktima. Oo, di ba? Well, bukas naman ang baklitas kung gusto magbigay ni Gerald ng kanyang panig. Di ba? Hindi, masaya sila ngayon. Nasa Thailand pa sila. Paano magbibigay ng panig, Mare? Eh, gusto niya pumunta siya dito. Nagpapakasaya. At ang good news dito, Mare, mukha yata nagpaparamdam na si Gerald ng proposal kay Julie.
Julia. Di ba napapabalita yan? Eto na nga, Marce. Diba, may inattendan silang kasala sa Thailand na friend nila. Mm-mm. Binulungan ang bride tsaka ang groom na wag nang ihagis ang bouquet, iabot na lang kay Julia. Babae ka, girl! Diba? Hindi masyado nagka-dipdem, pero babae. Maganda siya. Bakit ba? Kahit pa flat tire. Hindi gulong ang kanyang dibdem. Diba? Kahit ba sunny side up yan. Diba? Gusto ko yung sunny side up. Ay, ganun naman talaga. Anong gagawin natin? Aminado naman siya. Sinabi naman minsan din talaga ni Julia yon, diba? Na hindi talaga siya. Na hindi din siya, diba? Kasi tinanong siya minsan ni Tito Boy na, diba, kung ano yung mas pipiliin niyang mawala. Yung ano, underwear pang baba o pang taas. Sabi niya, di bali na kahit wala yung pang taas kasi wala rin na makakapitan. Diba? Nung panahon na sila pa ni Joshua Garcia noon. Sinabi niya yun sa interview at aminado naman din siya. Eh, di ba meron ang clip dati na ano, na kumakalat, na sinisilip-silip, sinipit-sipat ni ano, ni Gerald. Ay, wala nga makita, di ba? Sabi niya, asan kaya? Hindi. Alam mo yung ginawa yun, kumakanta si Gerald. Ano? Alam mo kung ano yung kanta? Ano yan? Hanapin ko. Pero ang good news dito, yan, masaya naman binalita ni Gerald ngayon na ang kanyang mommy na dati hindi boto kay Julia ay in good terms na daw sila ngayon ni Julia Barreto. Di ba may kumalat na ayaw daw ng nanay? Oo, hindi. Ngayon na baliktad na iba ang ihip ng hangin. Dahil nagbabanding na silang dalawa. Hindi na daw kuripot. Kasi hindi. Kuripot daw si Julia. Eh, ganun naman din talaga, di ba? Siyempre, pasasaan din ba? Pamilya na rin yan. Magbibigay na rin yan. Diba? Baka naman kasi malaki yung inuutang. Hoy! Hindi mangungutang ang nanay ni Gerald Anderson. Charot lang. The views and opinions, mami ni Gerald Anderson, bukas po ang baklitas para po sa inyong panig. Baka kaya ayaw kasi hindi pinautang. Hindi siya mangungutang. Hindi 5-6 si Julia. Yeah. Kasi bago pa lang kami ni Gerald, diba? Bakit na kabayaran? Baka may matapos yung relasyon. Kamusta yung utang? Si Bea daw, generous daw. Ha? Si Bea. Eh, ayaw nga nung lalaki. Anong gagawin natin? Dumalaw daw siya sa pamilya ni Gerald. May daladalang puno ng mangga. Akala ko puno ng langka. Ay, well, hindi na talo si Julia. Alam mo yan. Magtatanim ng puno. Oh. Yun ang niregalo, no? Yun ang maganda palang iregalo ngayon pag may nililigawa kayo. Yung puno ng mangga, kaya puno ng santol. Punta kayo sa DNR, di ba? Sabi nyo lang kasi niregalo ko po yun. Para ibungkalin nila yun. Itanim mo sa sala. Anyway, tamo muna ang ating unang chika for today's video. Ako po muli si Kapitana Sisa. At ako ang yung Tita Cora. At kami ang Baklitas! Woo! At syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo!